Good morning. Kayo po itatakbo ang bilang mayor sa Tayaba City. Ano po mga programang dadalhin po niyo sa Tayabas? Well, una sa lahat po, of course, syempre, papasalamat po tayo sa oras na nabigay po sa atin. And tayo naman po, alam naman po natin yung experience po natin sa loob ng 9 na taon sa ating pong sangguniang panlalawigan, sa nakita natin yung iba't ibang mga magagandang proyekto ng iba't ibang mga bayan, kagaya ng bayan ng Sariaya na merong financial assistance sa bawat pamilya at ambulansya sa bawat barangay. Sa Pagdilaw, meron tayo na nakita natin nagbigay sila ng mga wifi at nagbigay ng scholarship sa mga kabataan na deserve. Pag naman kaya ay nakapag-enroll ng college sa panahon ng pandemya, nagbigay sila ng pocket wifi and load. Tapos naman nun, sa bayan naman ng Mauban, magkakameron na sila ng sarili nilang hospital. And nakita ko naman kasi nakundutong sila napakatagal ng panahon ng city. Ang kapsula ng Tayabas, 4 na taon ng city ang Tayabas, kung saan tatay ko pa ang naging author ng pagiging syudad ng kapsula ng Tayabas. Kaya sabi ko, bilang nag-iisang anak ng namayapang Governor Finantes, siguro maganda rin naman na at least pag malasakitan ko yung pinaghirapan ng tatay ko na malikhayang city ng Tayabas. Kaya sabi ko, siguro yung mga nakikita natin magagandang programs sa iba't ibang mga bayan, dapat siguro matagal na nade-deserve o di naman kaya matagal lang natatamasa ng mga Tayabasin. So siguro, lahat naman ng mga programs na nakita natin successful sa probinsya, gusto natin yung i-replicate sa Lungsod ng Tayabas. And siguro yung pinaka-main push natin para sa Lungsod ng Tayabas ay yung 66 barangays ng Lungsod ng Tayabas ay maramdaman yung 1.5 billion pesos na budget ng Lungsod ng Tayabas. So, yung iba naman siguro sa tamang panahon, ipaliwanag natin. Ano po ang challenge po niyo ngayon from Legislative for Vice, sa Vice Governor ng Quezon? Pupunta kayo doon sa Executive Part, which is a body? Well, una sa lahat, of course, syempre yung difference ng Executive sa Legislative. Sa Executive, ikaw yung nag-i-implement ng mga programa. At ako naman, kagaya nga ng pinapaliwanag ko, maganda yung partnership ng Legislative at Executive sa loob ng 9 na taon na naging Vice Governor ako. Tapos yung tatay ko naman ay nakapagsilbi rin bilang gobernador. So kung ako, tinitingnan ko na it's not more of a challenge, but it's really more of yung bang para bang bagahe na kailangan mong patunayan na hindi ibig sabihin bata-bata ka, na hindi ibig sabihin na ikaw may galing sa legislative sector ay hindi mo kayang mag-perform sa level ng isang executive. Actually, kung tutusin niya, maganda ng training ground yung legislative kasi lahat-lahat ng mga problema at lahat-lahat ng mga remedyo pagdating sa local government at hindi naman kaya sa buong probinsya, pwede nating dalhin pagdating ng sa city. Handa-handa na ba kayo sa kung sakali man kayo pala rin, handa-handa na ba kayo this 2022? Well, yes, of course, hindi naman tayo tatakbo sa isang bagay kung hindi naman tayo handa sa isang paglilingkod. Tutusin niya tayo, thankful lang tayo kasi nabigyan naman tayo ng 9 years. So sana meron tayong panibagong lugar na papalaon tayo. So sana at least bigyan tayo ng oportunidad. Yan lang naman yung hinihingi natin. Vice, napasa na po yung budget sa Quezon Province. Ano po ang mensahe po ninyo? Well, of course, pagdating sa budget ng probinsya, sabi nga natin, at least after ma-approve yung budget, kita naman natin na lahat naman ng iba't ibang mga programs ng probinsya ay nai-implement na ulit. And sabi nga natin, lahat naman ng programa, meron namang inilaan pondo. Kaya at least ngayon, mas nararamdaman ng taga-Quezon ang lahat ng ang kabuuan ng budget ng lalawigan ng Quezon. Sabi nga natin, sa panahon ng pandemya, kailangan talaga. Maraming salamat po, Vice. Thank you.